Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habiling ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao.
Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesus Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong kasama sa hirap at pagdurusa, kasama sa kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesukristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sandibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina
at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Noong isang linggo lang, atin pong ipinagdiwang ang kapanganakan o birthday ng mahal na Birheng Maria. At doon ay atin po napagnilayan na sadyang may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, lalo tigit yung plano ng Diyos kay Maria na magiging ina ng anak ng Diyos. Ngayon naman po ay ating ginugunita ang isa sa mga kumbaga pagdadalamhati ni Maria. Isa sa mga naging dahilan ng pagdadalamhati ni Maria. At yan ay ang makita niya ang kanyang kaisa-isang anak na pinarusahan, ipinako sa krus, at ngayon ay sa Ebanghelyo nga natin, nakahabang nakapako sa krus, nakikita niya na sugatan, mutulo ang dugo, at hirap na hirap, puro sugat ang katawan, pero wala siyang magawa. At marahil, no? Sa inyo pong lahat, no, lalo tigid sa mga nanay, ay makaka-relate, no, dito sa sitwasyong ito o sa senaryo natin ng Ebanghelyo kung saan si Maria kasama ang ilang mga alagad nakatayo sa paanan ni Jesus. Tanging yun, no? Talagang hindi ko rin lubusang ma-imagine ano ang pakiramdam, ano ang nararamdaman ni Maria habang yung kanyang dinala sa sinapupunan ng siyam na buwan, tinuro ang magsalita, maglakad, ngayon ay talagang agaw buhay na habang nakapako sa krus. Pero ang lahat ng ito ay kinaya at nakaya ni Maria. Kung titingnan natin, no, pwede naman sanang exempted si Maria sa lahat ng mga sakit, mga paghihirap na dinaranas ng tao, pero hindi siya na parang hindi siya nakaligtas dito, no? Kahit siya ang piniling maging ina ng Diyos, maging kabahagi ng plano ng kaligtasan ng Diyos, naramdaman pa rin ni Maria yung mga sakit, yung hapdi, yung pakiramdam na mamatayan, mawalan ng mahal sa buhay, naranasan pa rin niya ito. So, marami po din sa atin, sa mga nanonood sa online, mga nagpapahayag ng kanilang kalungkutan, ang daming masasakit na nakaranas o maraming masasakit ang naranasan ng tao. Nagsimula nga noon, no? Sabi nga natin, pag ang isang mahal mo sa buhay, kinuha sa inyo, sa bahay, yun na yung huli ninyong pagkikita. Ang susunod niyong pagkikita, nasa isang garapon na siya. O kaya naman, no, yung pag dinala na sa ospital, hindi mo mayakap, hindi mo mapuntahan dahil nga may virus. So, sa mga nagdadalamhati, naiintindihan kayo ng mahal na Birheng Maria. At nawa, ang mahal na Birheng Maria ang isa sa paghugutan ninyo ng lakas ng loob. At sa atin din po, napakalaking bagay yung tayo po ay marunong makidalamhati
sa mga nagdadalamhati. Kailangan din natin kayanin ang nakikita nating paghihirap na pinagdaraanan ng mahal natin sa buhay. Alam ko po, mahirap yung makita mo yung anak mo, sanggol pa lang may age na, sanggol pa lang kung ano-ano nang nakapasok sa bibig niya, kung ano mang mga tube. Ang hirap nun, no, na tingnan, pero hindi yon dahilan para magwala tayo, magrebelde tayo, at lalo tigit, hindi yon dahilan para umalis tayo sa Diyos. Si Maria, kasama ang ilang mga alagad, ang bilin ni Jesus habang sila ay naroroon, kailangan nilang magpatuloy. Kailangan nilang tulungan ang isa't isa. Marahil po malinaw kay Maria na ito ay kailangan talagang pagdaanan ni Jesus. Bagamat bilang isang ina, kung pupwede nga lang, siya na yung ipako sa krus eh. Pero hindi, dahil ito ay kailangang mapagtagumpayan ng kanyang anak. At siya bilang isang ina, kailangan niya mapagtagumpayan ang kanyang pagdadalamhati. Kaya nga dito, no, sabi, simula noon, ibinili ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad, at yung alagad ibinili sa kanyang ina. Dahil sila ay mayroon pa rin misyon, kailangan pa nilang mabuhay, kailangan pa nila ang isa't isa. At yun nawa yung mas makuha nating mensahe sa atin pong mga pinagdaraanan ngayon. Kakayanin din natin, lalo tigit kung marunong tayong makiisa. Yung minsan po kasi, no, hindi natin kinakaya na tingnan ang paghihirap ng ating pamilya. At dahil di natin makaya, mas ninanais nating umalis na lang, magpakalayo-layo na lang. Maganda ba yun? Tama ba yun? Diba? Yung sitwasyon, parang mas maganda kung lalo tayong kakapit sa isa't isa. Kung lalo tayong magtutulungan. Hindi man natin lubusang naintindihan yung nararamdaman ng isa. Pero yung manatili ka lang, hindi mo masusolusyonan, hindi mo maaalis yung hapdi, no, yung sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Pero pwede natin pagugutan ng lakas ang isa't isa. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan din nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na nakalaan para sa atin. Sana po, no, yung salita na manatili tayo. Manatili tayo sa isa't isa, lalo tigit anumang hirap ang ating pinagdaraanan, manatili tayo sa Diyos. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria,
Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. At inawang tanggapin ang mga bighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa hala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagkaanda ng alay ay narito po ang kalap ka sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ikalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, mukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararanghal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, inihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,